Ay ganarila ang puman din kadali magluto ng simpleng bibingka mga kaprensi. Dahil napakasarap na nga po niya, napakalambot pa. At pwedeng-pwede rin po natin itong gawing pangbenta. At kung sa Bisaya nga po ang tawag sa ganaring luto ay Bisayang bibingka, ay di ni naman po sa Quezon ang ganaring luto ay Tagalog na bibingka. At are din po yung bibingkang walang kaartehan dahil asukal at gata lang ay ayos na. At naglagay po tayo dyan ng 5 cups ng rice flour, 2 cups na asukal, 3 tablespoon na yeast, 4 cups na gata ng nyog, at naglagay din po tayo dyan ng kaunting asin para po pang balance sa kanyang tamis. Atin po yung halu-haluin ng magmix yung ating mga nilagay. At pagkatapos nga po nating halu-haluin yan ay i-relax po muna natin yan ng 1 oras para mawala po yung kanyang bula. Ay ari po talaga ang mahirap sa pandak na kahit mababa pa po yung puno ng saging ay talaga namang mahirap abutin. Ayaan daw po ang napapala ng batang hindi natulog sa tanghali nung bata pa. Ayun po man din ang inasabi ng lola ko noon na pag hindi daw po kami tumulog sa tanghali ay hindi daw po kami matangkad paglaki. At ayan na nga po, nilagyan na nga po natin ng dahon yung ating takaan. At pagkatapos nga po nating i-relax ng 1 oras yan ay pwedeng pwede na po natin yang iluto. At isa lang na po natin yung takaan na nilagyan po natin ng dahon ng saging. At ilagay na rin po natin yung ating alutuing bibingka. At wag po natin siyang kapunuin dahil nga po yan ay maalsa pa. At lagyan na po natin ng bunot na may baga sa ibabaw. At ayan na nga po, luto na ang ating bibingka pagkatapos ng 1 minuto laang. At pagkatapos nga po nating ahunin ay magsalang po ulit tayo ng panibago. At kung wala nga po kayong magamit na bunot ay mapunta na laang po kayo dini sa amin. At ang bunot po dini ay inapang iwang laang ay iste nagkalat laang. At kung wala naman po kayong bunot ay pwede naman po ninyong iluto yan sa uling. At kung wala pa rin po kayong uling ay pwede naman po ninyong iluto yan sa oven. At kung wala nga po kayong oven ay hindi po problema yan, wag na laang po kayong magluto. At ang inyong magbibingka nga ni ay nakangibit na, ay talaga naman pong yan ay may pagsipat pa. At dahil nga po medyo mainit ang pagluluto ng bibingka ay hindi po baya naman maiwasang mapangiwi ang itsura. At ayan na nga po ang mga naluto nating mga bibingka. At dahil nga po medyo malalaki yung ating ginawa, abay yung 1 piraso pala ang po nito ay talaga namang busog ka na. At ganyan nga po kalambot at lutong-luto sa ilalim yung ating nilutong bibingka. Kaya naman ano pang inaintay, tikman na natin yan. Ay ganaring bibingka po talagang luto ang gusto ko, malambot na ay malinamnam pa. At dahil nga po alalay natin yan sa apoy ay talaga namang pong lutong-luto yung kanyang ilalim. Ay talaga namang pong namumualan si Prince Ella. Ay talaga naman pong napakalambot ng ating pagkakaluto, kaya naman po talaga ay napakasarap sakmalin ng sakmalin. At yung tagihawat ko pong malaki dyan, yan po ay yung crush ko. Ay! Mga kaprensi, thank you for watching!